Marawi City si Jeff Canoy. So Jeff, ano yung punot dulo ng gulo at kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Henry, away politika yung pagdala ng mga vote counting machines mula Butik papunta rito sa Capitol Building, alegasyon ng pandaraya at yung access ng mga poll watchers papasok ng building. Ilan lang yan sa napakaraming sanghi kung bakit umabot sa gulo ang nangyari dito kanina sa provincial capital. Sa ngayon, kalmado na ang lahat, bagamat mahigpit pa rin yung ipinatutupad na seguridad dito sa complex. Tanghaling tapat ng biglang uminit ang tensyon sa provincial capital ng Lanao del Sur, kung saan dinala ang mga vote counting machine at balota mula sa bayan ng Butik. Ang mga supporter ng tumatakbong mayor doon na si Potresam Makadato, kinwestiyon ang pagdadala ng makina sa Kapitolyo. Giit nila may pandarayang ginagawa ang kampo ng katunggaling si re-electionist mayor Dimnatang Pansar. Ang girian ng mga kampo na uwi sa pamamato ng mga upuan at pagbasag ng mga salamin ng Kapitolyo. Ang mga pulis binarikada ang mga lagusa ng Kapitolyo para hindi makapasok ang supporters. Hanggang sa magpaputok ng baril bilang warning shots. Nilockdown ng militar ang Kapitolyo hanggang kumalma ang sitwasyon. Napaka one-sided niyo! Mga watcher kami, hindi kami pinapasok dito! Git ng supporters ni Makadato, lantarang dayaan ang nangyari sa Butig sa nakalipas na halalan, kung saan sabay-sabay nang sinishade ng mga watcher ng katunggali ang mga balota. Nireklamo naman ng bayaw ni Makadato ang biglaang umanong pag-reshuffle ng COMELEC sa election officer sa Butig at ibang bayan sa Lanao del Sur. Siya mismo magsisilbi dapat na election officer sa ibang bayan. Bago po mag-election, nagkaroon kami ng reshuffling. Yung acting election officer na matagal ng ilang buwan niya pinaghandaan yung election sa bayan ng Butig, natanggal siya. Tapos ang pumalit ay isang acting election officer. Pero ang pinakamitsa ng gulo ay ang pagdala ng mga makina sa Kapitolyo. Giit ng supporters ni Makadato, balae ni re-electionist Provincial Governor Bombit Adjong ang katunggali na si Pansar. Ayon kay Adjong, wala siyang kinalaman sa away politika sa Butik at wala rin siyang kontrol kung saan dadalhin ang mga makina. Nasa COMELEC po yan. Sa COMELEC or through recommendation siguro ng ating mga security sector para dalhin dyan upang iwasan yung gulo sa mga munisipyo. Ang sa atin, pag mayroong mangyayaring kaguluhan, dapat nandyan ang mga kapulisan natin para i-pacify. Hindi yung aantayin natin na magkamatayan o mag-rumble yung itong magkabilang kapo. Ayon naman sa BARMM COMELEC, dinala ang mga makina ng Butik sa Kapitolyo dahil walang signal para sa transmission sa bayan. At dati na rin ginagawa ang ganitong proseso para sa seguridad, lalo't mainit ang mga away politika sa probinsya. Henry, nakausap naman natin yung ilan sa mga supporters ni re-electionist Mayor Pansar dito at sinasabi nila na hindi raw totoo yung mga alegasyon. Pero sa ngayon, Henry, ay nagkasundo na yung iba't ibang mga kampo dito sa loob at may mga poll watchers na pinapasok tiga na dalawa at patuloy na nga yung transmission mula rito sa Kapitolyo ng Lanao del Sur. Balik sa'yo, Henry. Jeff, napapansin ko, doon sa likod mo, merong armored carrier at ano, ganun ba katindi yung seguridad sa paligid ng munisipyo ngayon dyan? Sa ngayon, Henry, nagkalat yung mga pulis at sundalo dito sa Capitol Complex. Bagamat kalmado na nga yung lahat, ay marami sa ating mga kababayan dito. Ngayon, nakaupo na lang, kumakain. Pero ganoon pa rin yung higpit ng pagbabantay. Wala pa rin nakakapasok basta-basta sa mismong provincial capital building dahil nga
inarangan ng mga pulis at ng militar yung mga lagusan papasok. Kaya makikita natin talaga yung seguridad na kaninang umaga ay hindi ganoon karami, pero matapos ngayon nangyaring gulo, ito na nga, dito na humantong yung seguridad dito sa complex. Henry. Maraming salamat, Jeff Canoy.